Halikayo at unawain at pagnilaya natin ang mensahe ng mabuting balita para sa dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Hesukristo. Nananabik ka ba na umuwi sa tahanan mo? Ano ang pakiramdam pag ganon? Yung matagal kang nawalay, tapos ngayon uuwi ka na sa iyong mga minamahal. Maraming tao ang nananabik at nagsasaya tuwing makikita ang kanilang pamilya, ang mga kaibigan, at ang mga dati nilang kakilala. Madalas natin ito masaksihan, lalo na sa mga nagkatrabaho sa abroad at matagal na nawala sa lupang sinilangan. Ano kaya ang pakiramdam ni Jesus sa pagbabalik tahanan niya? Sa pagbabalik niya sa yakap ng Ama? Sa pag-upo niya sa kahariang inilaan sa kanya ng Panginoon? Nilinaw ng Panginoong Jesus na nagmula siya at magbabalik siya sa Ama. Doon sa John chapter 16. Sabi niya ang kanyang kaharian ay hindi sa mundong ito, kundi ibayo pa. Doon naman sa John chapter 18. Habang nangangaral si Jesus sa mundong ito, ipinahayag niya hindi lamang ang kaharian ng Ama, kundi ang puso ng Ama sa laking gulat ng mga nakarinig sa kanya. Nagbigay si Jesus ng munting silip sa Ama, ng mga larawan at kaisipan na hindi pa noon naririnig o nalalaman ng Israel. Ibinahagi niya ang kanyang matinyas na ugnayan ng pag-ibig, katapatan at pagtatalaga sa Ama. Sa pamamagitan nito, ibinunyag niya ang tunay na mukha ng Diyos na puno ng pagmamahal, awa at malasakit. Malayong malayo doon sa iniisip ng mga tao na ang Diyos ay isang mahigpit na pinuno o malupit na hukom. Sa pagninilay natin sa pag-akyat sa langit ng Panginoon, hindi ko tuloy mapigilan na isipin kung ano ang naramdaman ng Panginoong Jesus sa sandaling iyon. Mahirap talaga na mawawalay siya sa kanyang mga alagad. Kaya nga tiniyak muna niya na lagi siyang magiging kapiling ng kanyang mga alagad hanggang sa wakas. Subalit ang pagbabalik sa Ama ay tiyak na isang napakalaking kagalakan, isang kaligayahang walang kapantay para kay Jesus. Mamamasdan niyang muli ang kanyang Ama. Madarama ang yakap nito at mamamalagi sa presensya nang nagsabi sa kanya, "Ito ang minamahal kong anak, ang minamahal ko." Ano ang kahulugan ng pag-akyat sa langit ni Jesus para sa atin? Oo, narinig na natin yan. Tapos na raw ang kanyang misyon at tayo naman ang magpapatuloy. Oo, sinabi na sa atin, hindi na natin siya makikita tulad ng dati, kahit na nandito pa rin siya sa pamamagitan naman ng kanyang Espiritu Santo. Subalit, mayroon pang isang aspekto ng pag-akyat sa langit na nais ni Jesus na mapagtanto natin. Isang araw, uuwi din tayo sa Ama upang malasap ang mapagmahal at matinyas na ugnayan na nararanasan niya ngayon sa Ama. Naghihintay ang Ama sa atin, kahit na hindi tayo kasing buti at kasing tapat ni Jesus. Kahit na uuwi tayong tulad ng alibughang anak na kumakatok at humihingi ng patawad at bagong pagkakataon. Hilingin natin sa Panginoong Jesus, ang tapat na anak na ngayon ay umakyat sa langit, na tulungan tayo, tayong mga alibughang anak na mamuhay sa tuwina upang isang araw maranasan din natin ang kagalakan ng pagbabalik tahanan sa Ama na naghihintay, sa ating Amang mapagmahal at mahabagin. Amen.